Magandang gabi, mga kamahalikan. At heto na naman tayo. Meron naman akong bagong isasalaysay sa inyo na panibagong kwento sa gabing ito. At ito po ang ating kwento. Kamusta? Ama Diyos! Meron naman akong kwento na isi-share po sa inyo. At ito po ang aking kwento. Last 2004, nagpunta ako sa isang lugar sa Rizal, overlooking para kang nasa Pulag. Though, syempre mas maganda pa din yung Sea of Clouds sa Pulag. Dito kasi, manaka-naka yung makikita mo. Mas mahamog pero sobra din ang taas. Makikita mo yung mga ulap na halos kapantay ng bundok. Di ko nasasabihin kasi tourist spot na din to ngayon. Unlike noon, mangilan-ngilan pa lang ang nakakadiskubre. Dati may mga bahay o cottages na pinaparintahan dito. Kung gusto mo mag-overnight, 50 pesos per head lang noon. Ewan ko na ngayon. Noong time na yon, mabibilang mo lang yung mga tao na nagpupunta doon para mag-overnight. Kadalasan mga magbabarkada, mga local na gusto lang umakyat para makapagpahinga. Yung iba naman hapon na umuwi na dahil sobrang hirap ng transportation sa lugar. Ako nung mga panahong yon, mas panatag akong mag-isa dahil mas nakakapag-isip ako ng maayos. Walang maingay bukod tanging kalikasan, tunog ng mga panggabing kulisap sa kabagsak ng panggabing hangin lang ang maririnig mo. Saka mga mumunting pag-uusap galing sa ibang nag-o-overnight. Nung bata-bata ako, mas okay sa akin yung aalis ako ng walang kasama. Wala akong ibang aalahanin kundi sarili ko lang. Wala ding manggugulo sa akin. Mas makakagawa ako ng drawing. Hobby ko yan. Pupunta ako sa malayong probinsya para humanap ng inspiration para makagawa ng maayos na obra. Kada weekends, madaming cottages. Kalat-kalat, may isang cottage doon na pinaka-source ng pagkain ng mga taong nagpupunta doon na nagluluto doon na din kamakain. Lahat yun, pagdating ng alas 8, bumababa na. Sa madaling salita, yung mga maiiwan na lang doon, mangilan-ngilang caretaker. Saka yung mga mag-o-overnight, sobrang layo pa ng agwat. Walkman pa noon gamit ko, may CP man. 3210, 5110, 3310, Nokia. Feeling artista ko no, kaya puro classical or orchestral music mga pinapakinggan ko. Beethoven, Amadeus, Mozart, dito ko kinuha pangalan ko, hihihi, Jazz Soul, etc. Lahat ng mapapakinggan nyo sa library, saka sa mga art room, pinapakinggan ko. Hahaha, boring akong tao nun. Lunar, pagkausap mo, nagpapakadip. Ako ngayon pag nag-iisip ko, hiyang-hiyang ako sa pinaggagawa ko. Iyong simpleng sagot lang, ginagawa kong kritikal. Gaya ng, bakit ka ba nagsusolo? Sasagutin ko yan ng, minsan kasi, di mo kailangan ng madaming kasama para mahanap mo kaligayahan mo. Gaya ng itlog ng manok na lumalangoy sa seashore ng sunrise. Hahaha. Samantalang pwede namang sumagot ng, wala bro, gusto ko lang. Saka, maingay. Pag madami, di ko makakapag-concentrate eh. Wala akong kwentang kausap noon. Hahaha. Pero, may magandang dulot naman. Kasi dumami ang mga kakilala ko. Natuto akong mag-isa, saka makisama't makihalubilo sa iba. Yung pagpapakadip siguro yun yung paraan ko para sumabay sa ibang kamaganakan ko.
noon. Ngayon kasi wala na akong pakialam. Ayun nga, habang nakaupo ako sa may kawayang upuan, habang nakatitig sa ginagawa ko, may narinig akong nagahim na babae. Tumayo ako para sumilip sa may bintana. Sobrang dilim, wala kang maaaninag kundi mga ilaw sa ibaba ng bundok. Anino ng katapat na bundok, saka mga sanga ng kahoy mula sa bangin. Ang nakakapagtataka lang din, sa labas ng bintana ng cottage, bangin na. Isa pa naka-walkman ako pero mas nasasapawan ng boses niya yung earphone na suot ko. Medyo kinabahan ako kasi di naman bago sa akin yun. Alam ko may kakaiba na. Inalis ko earphone ko, saka ako nakiramdam sa paligid. Alas 11 na ng gabing yun. Tahimik na yung paligid, patay na yung mga ilaw sa ibang cottage. Isusuot ko na sana uli yung earphone ko nung makarinig ako ng psst, psst, psst. Mabilis lang yun. Psst. Apat na sunod-sunod paglingon ko sa second floor ng cottage na inupahan ko. May nakita akong paa. Maputik. Kala mo lumulublob sa putikan yung laylayan ng palda niya. Maputik din. Kitang-kita ko yun kasi mga nasa limang baitang lang meron yung cottage. Lower part lang nakikita ko, yung dibdib hanggang mukha natatakpan ng kesame. Hirap i-explain eh, alam niyo yung pag-asa ba? Bab, ang hirap ilarawan talaga? Tapos tumingin kayo sa itaas, dem! Ang hirap talaga siya i-explain. Basta yun na yun, nakita ko siya. Nakatayo sa pinakataas ng hagdan sa second floor na dahan-dahang bumababa. Nakakarinig na din ako ng mahinang tawa. Yung parang nasa tabi mo lang yung nagsasalita, or should I say parang bumubulong sa akin. Pero yung nakikita ko pababa pa lang ng hagdan, nakita ko din itsura niya, putikan. Sobrang putla ng braso, maitim yung mukha, nakataas yung mga buhok. Tapos nakamulagat, nangingitim yung paligid, tapos gatuldok yung iris o pupil ba tawag doon na naninilaw. Nakatitig ng matalim habang nakangiti. Bumubuka yung bibig niya, putlang-putla na akala mo binabad sa suka. Kulubot na din, halos yung labi. Bumubuka yung bibig pero wala akong naririnig. Para akong binabangungot na noon, hindi ako makagalaw. Gising pero parang nanaginip. Nakawokman pa nga ako. Tumatawa siya sabay nagmumura ng sunod-sunod pa. Ha 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 ha! Punyeta! Ha ha! Punyeta! Sa isip ko na siya naririnig. Senvergüenza! Bakit di ka umalis? Pagkasabi niya yan, saka lang ako nahimasmasan. Nagtatakbo ako palabas. Buti may caretaker pang nagiinom sa labas, saka ako nagkwento. Nung tinanong ako kung bago ako, kako, oo. Maya-maya nagkwento na din yung mga caretaker na kaya daw pala di ko alam kasi bago ako, wala daw umaakyat ng nag-overnight na nag-solo doon. Palaging grupo. Dahil alam ng mga taga doon yung kwento sa bruha. Palipat-lipat daw yun ng cottage. Simulan nung bumagsak yung pinakamalaking puno sa bangin. Dahil sa bagyo, 4 na taon na nakaraan. Minsan daw natatanaw yun sa malayo. Nakaitim habang kumukumpas-kumpas na animoy nagtatawag ng hangin. Nung una, napagkakamalan na baliw. Pero paglalapitan doon ng mga staff, para sawayin, nawawala na lang yun bigla. Tapos yung sisita kundi magkakasakit. Papakitaan. Nagpaumagan ako. Nakitulog ako sa pwesto nila. Saka lang ako bumalik nung maliwanag na. Naghakot na ako ng gamit saka umuwi. Doon ata ako nadalang bumiyahi mag-isa. Saka ko tinalikurang pagiging wordo ko. Magandang gabi.
mga kamahalikan. At eto na naman tayo, may panibagong kwento naman tayong isinalaysay sa gabing ito. Sadyang napakahiwaga ng mundo, madami talaga ang mga nilalang mga elemento na hindi maipapaliwanag ng siyensya. Kaya itong si Amarios na nagpadala sa atin ng kanyang karanasan, sadyang hirap talaga pag mag-isa tayo dahil wala tayong karamay sa oras ng mga paghihirap. Katulad na lang ng mga karanasan niya, good thing na lang sa kanya, wala namang masamang nangyari. Siguro mataas ang pananampalataya ni Amarios sa banal na mamilita, kaya hindi siya pinabayaan at nalagpasan niya lang din ang lahat ng mga karanasan sa buhay. Itong mga impakta, bruha, katulad lang din ito ng mga mambabarang, mga mangkukulang, pero ito siya ay hindi siya tao, kundi elemento to eh. Spiritual elements, pero bad to siya dahil black, maitim na kapangyarihan ang gamit nito. Kaya dapat natin parating tatandaan na saan man tayo pupunta, madami ang mata ang parating nakatingin sa atin, lalo na sa dilim. Huwag tayong maglakad na mag-isa. Nang sa ganun, wala tayong mga mararanasan na mga ganitong katakot-takot. Dahil hirap talaga pag mag-isa po tayo. Dahil baka one day, sa ating pag-isa, may makasalubong tayo na isang impakta. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kamahalikan. Salamat sa inyong pakikinig sa ating isinalaysay na kwento sa gabing ito. Please like and subscribe and click the notification bell below para parati po kayong updated sa ating latest na mga kwento na ipapalabas sa channel natin. Stay safe and fresh, everyone. God bless. Salamat po sa pakikinig.